Hindi pa nga kami nagsisimula maglinis pero eto, napapakamot na nga ako sa ulo sa mga lilinisin namin. Sabayan mo pa nga ng mga batang nangungulit, o diba? At dahil may mga nag-comment nga na hindi daw maganda yung pagkakalipat-lipat ko ng mga gamit nung nag-general cleaning ako, eh ito, ibabalik ko na nga lang sa dati dahil mas maganda pa nga raw yung dating ayos. Pero bago ko nga ibalik sa dating ayos itong mga gamit namin, eh inantay ko pa nga mag-day off ang daddy girl para nga may katuwang ako sa pagbubuhat at saka pagtutulak nitong mga gamit na to. Abay, hindi rin talaga biro yung pagod ko nung nag-general cleaning nga ako. Samsam! Dinala nga rin pala dito ni Kuya Gary sa bahay si Samsam para nga daw may kalaro. Ayun nga lang, kanina isa lang yung nangungulit sa amin pero eto, dalawa na nga silang palakad-lakad. Pagkatapos ko nga magwalis ay nagbunot na nga din si Daddy, tapos habang nagbubunot nga siya dyan, nagpupupunas naman ako nitong lagayan namin ng sapatos. Binuhat niya na nga itong mga upuan para nga daw hindi magasgas yung sahig. Pero yung mahaba, no choice ako di hilain dahil medyo may kabigatan nga. Napapabilis talaga yung mga gawain natin pag may katuwa nga tayo sa paglilinis, kaya naman hindi kami masyadong nagtagal sa paglilinis ngayon. Sabi ko nga rin talaga sa kanya na magbunot nga siya ng sahig dahil hindi pa nga ito nabubunot simula nga nung nag-apply ako ng floor wax. Kita nyo naman, iba din talaga yung kintab pagka nabubunot nga yung sahig. Inalis na nga namin dito yung sampayan at ibabalik nga namin dito yung Durabox dahil hindi talaga maganda pagkabungad mo nga sa pinto, eh mga sampay kagad yung makikita. Kaya naman mas okay nga na nandito na nga lang sa may tapat ng pinto ng kwarto yung mga sampay para nga tago. After niya nga magbunot ay eto, magkatuwang na nga namin inurong itong Durabox. Sabi niya nga buhatin namin pero Diyos ko, pagkabigat-bigat naman kasi noon, sabi ko wag na, hilain na lang, total ganyan naman yung ginagawa ko. Ganito lang din talaga yung struggle pagka naglilinis ka nga na may mga palakad-lakad at patakbo-takbong mga bata. Sabi ko nga sa kanilang dalawa, doon na nga lang muna sa kwarto at mag-tablet. Abay, sabi sa akin, opo, pero eto, palakad-lakad pa din talaga. Excuse me, eto nga yung mga nilabhan ko pero hindi pa nga ito natuyo dahil nga biglang umulan. Baka sabihin nyo, hindi pa ako nagpapalit ng damit, eh kahapon nga po pala itong video na to, continuation lang sa vlog ko kahapon. Dito na nga pala namin punesto yung lagayan namin ng anik-anik. At habang nagbabalik nga si daddy ng mga gamit dito na nakapatong sa may itaas ay may isang batang nangungulit na pabukas-bukas ng pinto nitong patungan ng anik-anik namin. After nun ay dito naman ako sa side na to, diba? Napakakalat na naman, parang araw-araw na nga itong bahay na to na makalat. Wala na nga atang tapos ang paglilinis at saka pagliligpit dito. Alam niyo yung may kinuha silang gamit pero hindi na maibalik kung saan man nila kinuha? Basta may mapatungan lang eh ayos na, nyos ko. Kaya naman kung ano-ano na nga lang at saka halo-halo na yung nakalagay dun sa may tukador. At habang naglilinis nga kami ay may isang katanungan nga akong sasagutin. At eto nga yung tanong ni Jeza kung ilan nga daw yung age gap namin ng daddy gab. 15 years po yung age gap namin. As of now, 26 years old ako at siya naman eh 41 years old. Nakakatuwa lang kasi may mga nababasa akong comment na ganito na gusto nga daw magpa-picture sa akin pero nahihiya nga daw. Abay, huwag kayong mahiya mga mi, hindi ako nangangain ng tao, cheris. Nakakataba lang ng puso na may mga gusto na nga rin palang magpa-picture sa akin kahit hindi pa ako sikat. Abay, hindi nang haata ako pwede ngayon lumabas ng gusgusin, charot. Dito naman tayo siya shoutout, shoutout po kay Meresol Bautista Bantang. At finally, malapit-lapit na nga kami matapos maglinis at eto, inaayos ko naman na itong lamesa at nilalagay ko na nga yung mga placemat. Tapos si daddy naman nagbabalik naman itong mga upuan. Kaya naman thankful nga ako na every time magdi-day off ang daddy gabi, tumutulong nga siya sa akin sa mga gawain bahay kasi aminin man natin sa hindi, may mga mister talaga na hindi nila tinutulungan yung mga asawa nila pagdating sa gawain bahay. At eto na nga yung dalawang bata, nagtatalo na sa iisang tablet. At yun lang muna mga Parsi at Marcy, salamat sa panonood, till next video!